as ang ating katawan. Ito rin ang naglalaman ng phosphorus na makatutulong sa pag-aayos ng mga nasirang selula natin. Pangatlo, mayaman sa protina. Ang 100 grams ng gatas ay naglalaman ng 3.2 grams ng protina. Ang protina ay tumutulong sa ating katawan para gumawa ng enzymes, palakasin at maghilom ang kalamanan, kasukasuan at balat. Kailangan din ito para gumawa ng hormones sa ating katawan. Pang-apat, nagpapakalma. Tumutulong pakalmahin tayo at pinapapawi ang ating isip. Naglalaman ito ng potassium at magnesium. Ang isang basong maligamgam na gatas ay tumutulong na mapakalma ang katawan, masakit na kalamnan at para rin makatulog. Panglima, para malusog at maganda ang balat. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 baso ng gatas kada araw ay makatutulong para gumanda ang iyong balat dahil sa sustansya nito. At panghuli, para sobrang magpawis. Ang sobrang pawis ay nakakatanggal ng elektro... Okay. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong mapagpala, mabiyaya at napakaaliwalas na umaga sa atin lahat. Sumasa inyo po muli ang programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo ng hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Otherwise known as the MHSD-BARMM, ika nga ng ating minister, the housing arm of the BARMM. Ngayon po ay 28 ng Abril, taong 2022 and the 27th day of Ramadan 1443 in the Hijri calendar. Ito ho ang ating 64th episode, ang ating pang-64 na episodyo ng ating programang MHS Delivers. Ayan, lumulobo na ho ang dami ng ating comments sa ating Facebook Live. Ayan, nawala ang ating isang camera back there at ayusin niya ng ating kabalay rito. By the way, tayo ho ay live na live pa rin sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Sa AM po yan at live pa rin tayo sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development, BARMM. Yan ang ating official Facebook page sa MHSD-BARMM. Ayan. Ngayon po ay hitik pa rin ang ating programa. Nandito pa rin ho ang ating balitaan, ang ating
pag-play ng ating mga plugs na mahalaga ho para malaman ng ating mga tagapanood at taga-subaybay. And of course, nandiyan ang ating IPH without O, ang ating COVID defense, and of course, ang ating talakayan, ang ating MHS discusses ngayong araw, ang ating 64th episode ng topic natin for today. Napakahalaga ho dahil nalalapit na ang ating Eidl Fit'r ngayong 1443 sa ating Hijri calendar. Makakasama ho natin ang ating magaling na resource speaker mamaya-maya ho yan in the person of Sheikh Montaser Paki, ang interpreter 3 ng Bangsamoro Darul Ifta ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamusta po kayo, mga giliw ho naming taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers? Alam ko ngayon, kayo po ay excited na mapakinggan ang kabuuan ng ating programa para ho malaman ninyo kung ano ba ang latest ngayong linggo mula ho sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM. Of course, dito na ho ang ating mga kabalay, ang ating mga homecasters. Kasama pa rin ho natin sa ating programa at sila ho ay akin ang pababatiin sa inyong lahat. Unahin natin sa bandang kanan, as usual, ang ating kabalay, homecaster Ria. Magandang umaga, Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Joyria Bintamran Muhammad, ang inyong Information Officer 1. Ayan. Kumusta ang ating kalagayan, Ria, sa ngayon? Surprisingly, hindi ako sinisipon gaya ng iba dyan. Sorry naman. Naulanan ba kayo? Anong ginawa ninyo? Actually, kami ho ngayon ay nag-iiba ang mga boses, no? Pero we are healthy. And we are kicking and we are very strong. Gets kong puwasa ngayon at talagang nadidehydrate ang mga tao sa panahon na to. Pero Ate Sally, Hindi. Ako po ay nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan, sure. Mashallah. Alhamdulillah. At nagkasama-sama tayo ngayon sa ating 64th episode na pinakamahalaga para tayo ay in tandem pa rin sa paghahatid ng mga impormasyong makabuluhan sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. At magandang kaliwa naman kabalay na Rick. Homecaster, dito ho kasama natin muli ang ating kabalay at homecaster na rin na si Hamsari. Hams, magandang umaga. Assalamualaikum. Magandang umaga po at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM page. And welcome po ulit sa aming 60th episode ng MHS Delivers kung saan isang oras naman po tayo magsasama-sama para talakayin ang mga bagong kaganapan ng ating ministry. At sa ngalan ng ating kabalay na si Kabalay na Zoo, ako po si Hamsari ang inyong makakasama sa episode na ito. At Ate Sal, naka-off daw ang microphone ninyo. Yun na nga, rinibasa ko na nga eh. Kamusta naman? Mabuti pa man, Sally. dapat ba ganyan din kaseryoso ang mga intro ko? Hindi ba narinig ang aking boses ngayon? O hindi pa. Ayan. It should be. Nasaan ang aking boses? Okay. Sir Archie, okay ba? Narinig naman ni Sir Archie sa kabila. Baka nung kanina, medyo may mga na-detach na mga dyan? Alam mo, nahulog yung camera, hindi naka-on yung microphone. We're off to a great start. Yeah. Ganda ng simula natin. Kamusta naman? Comment nga dyan kung okay na ba ang microphone ng inyong lingkod. Okay. Narinig na po ba ang aking boses? Sa ating mga nag-comment sa ating Facebook Live ngayon, meron na ho tayong 17 million viewers. Maraming salamat sa inyo na naging 18 agad-agad. Sino kayang dumagdag sa ating viewers? Maraming salamat sa inyong feedback. Mahalaga po yan para sa amin dito, para malaman namin kung ino bang naririnig ang ating talakayan ngayon, ang ating pag-uusap. Para ho, medyo mahina lang po. Mahina lang ang aking microphone. Sir Archie, baka meron pang inalakas ito, ha? Mm-hmm. Ayan, mahina raw ang microphone ko. Kainin ng mic. Ayan, okay na ba? Okay, here we have technical difficulties. Habang inaayos po yan, assalamualaikum po sa lahat na nag-comment sa atin. Sir Khalil Aras Kali, hello po ulit. Welcome back. Watching daw from SPDA Road 6, dato din sinso at Maguindanao. Mm-hmm. At andyan po ang beloved Zuhaira, Ate Zu po natin, watching from somewhere near your heart. Someone near your heart. Near my heart. Ang Rebecca?
My rib cage, my lungs. Yeah, would you like it, yeah. Would you like to be the bones in my body or my breath of fresh air? Okay, and then meron pa ba tayo mga oh dear. And we have gusto niya rong hijab din yung atisan. Yes, of course. Nakababagitin ko sana mamaya ito, no? Sponsorship ng ating kabalay na si Miss Zuhaira Ibrahim. Ha? Maraming maraming salamat. Medyo narinig ko ng boses ko. Kailan? Ayan. Kailan nag-sponsor si Ate Zu ng hijab? Noong nakaraang taon, actually. Nakaraang taon, naitago ko lang ito. Ah. At ngayon ko lang nagamit. Di ba yung nakita kong nakabago? Bawal magsalita ngayon. Okay. Maraming maraming salamat. We also have Kuya Adan watching daw from Opsen, Baisal Mamison Uto watching din. Ayan, ang aking sister-in-law. Maraming salamat for Baisal watching. Yes. Yeah. Leana Bay. Oh, si Leana Bay. Hello. I'm inside your heart. Naku, delikado ito. Mabigat to. Mahal. Mabigat-bigat to, no? Adriana, mahal ba yan magpa-surgery ng puso? Ba't ka nag-infect dyan? Nagselos na ako, Adriana. Ay, nako. Ito ho, kami ho ay sinisikap ho namin na makapabigay sa inyo, hindi lang po ng mga makabulog impormasyon, kung hindi mga katagang magpapasaya ng inyong mga damdamin at puso. Para ho dito. Ayan, habol daw sa'yo, baby girl. Nako, yan ang mga epekto ng ating komunikasyon. Paano naman ako? Pwede po sukob yung hindi po ganyan kaya tisal na, na kailangan pa ng maraming pin. Yung sukob po, please. Nag-demand. Actually, I would like to see Rhea in some form of, you know, siguro mag-aayos siya ng mga may pin-pin dyan. Actually, very sweet si Zu dahil aside from the veil, itong velo natin, may mga kasama pa yung pin. Oh, 'di ba? May mga kasama yung pin. Kompleto. Yes. Binigyan ka ng tendong pati pin? Pati yung pin nagagamitin mo kasama na. Yan yung mga ano, taos pusong pagbibigay. Maraming salamat. At pero pasensya ka na dahil yung pin, hindi po yung belo yung natutusok, kundi yung ulo ko yung hindi pa masyado ako marunong gumamit ng pin, but I'm trying para mas maganda ho yung maging kalabasan ng ating pagbebelo. Ayan, meron pa dyan, Ri? May nagpadala pa ng kanyang ano bago tayo dumako sa ating balitaan ngayong and umaga. And lastly, si Ate Rahima Ibrahim Giamad. Salam watching from Planning and Design Division. Heart, heart, heart. Ayan, the Planning and Design Division. Thank you so much, good Madam love. Rahima. Headed by engineer Zainuddin Buisan. Aha, na naghahanap ng number 8 ang hinahanap ni Engineer Zai. Ate Zo, mga pin na yan, gagamitin ko yan sa mga ibang bagay, hindi sa tendong. Kapag may mapunit na bag dito, doon mas magagamit ang pin na yan. Ayan, nako, mahalaga itong pin na ito, marami ito nagagawa. Yes, exactly. Aha, at dahil po dyan, mamaya-maya, babasahin po natin ang mga comments ng ating mga kabalay sa ating Facebook Live. Sabalit, magbabalik po tayo. Pagkaraan ng ilan sa ating mga maikling paalala para sa ating balitaan ngayong 64th episode ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang po nito. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, Mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang beneficiaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dulanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Yes.
Yes, MHS Delivers at yan ho ang isa ho sa ating major program sa Ministry of Human Settlements and Development, ang ating resettlement programs or resettlement projects na atin ho ang itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun ho ang ating mga paalala at ngayon ho ay umuusad na ang ating implementasyon ng nitong ating resettlement projects. Marami na ho sa mga projects na yan ay natatapos na ho at ongoing na ang construction ng ating mga housing units sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong 64th episode ng ating programang MHS Delivers. Para sa ating mga headlines ngayong umaga, mga nagsisilbi at ang ating huling headline ngayong 64th episode, MHSD pinamahalaan ang Islamic lecture sa BGC. Para sa detalye ng ating unang balita, mga nagsisilbi and development na itinuturing na housing arm of the BARMM, nagsanay at nakumpleto ng 26 na mga kawani nito ang kanilang Supervisory Development Course o SDC Track 2 na ginanap sa Cochina Isabela, Cotabato City noong Abril 18 hanggang 22 nitong taong kasalukuyan. Sa pagsasanay, na isinagawa ng Civil Service Commission o CSC ng BARMM. Pinaunlakan ni Director General Ismail Ibrahim ang pagbubukas at pagsasara ng 5 araw na aktibidad kung saan binigyang suporta at inspirasyon niya ang grupo. Ang tagumpay ng anumang organisasyon ay nakakayahan at pamumuno para sa kaunlaran ng bawat isa at ng ministry sa kabuuan, pagbibigay din ni DJ Ibrahim. Tampok sa SDC 2 ang malalimang pagtatanghal at diskusyon ng mga topikong Making a Difference Through Leadership at Empowering Employees Through Performance Appraisal na mismong si Director Dominador Boy Gonzalez Jr. ang nagbigay. Kabilang rin sa mga mahahalagang topiko na nagpaunlad sa kaalaman at kakayahan ng mga kalahok, ang Communication, the Secret to Organizational Effectiveness na ibinahagi ni Director Muhammad Muktadir Estrella. Ipinaliwanag naman ang mabuti ni na Ana Marie Araral at Ayan Philip Zurita ang mga importanteng topiko na Creating Peak Performers, Orientation, Facilitating, Joining Up, at coaching, counseling, mentoring, opportunities to grow and excel ayon sa pagkakasunod. Naging matagumpay ang SDC 2 ng MHSD kung saan nakibahagi rin ang isang supervisor na kapapasa lamang sa bar exam mula sa LGU Pagalungan sa pamamahala ng Human Resource Management Section na pinangunahan ni Janisa Macapantar, kaakibat ang Information and Communication Section. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod, sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At para naman sa ating ikalawa at huling balita ngayong araw, MHSD pinamahalaan ang Islamic lecture sa BGC. Narito ang ating kabalay homecaster na si Ria. Halaga sa serbisyo publiko at responsibilidad ng pangrerehiyon, itinaguyod ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARMM ang pagtatanghal ng Islamic lecture na Reconnect with the Quran, Let Allah Speak to You, noong 26 ng Abril 2022 sa Ramadan Trade Fair malapit sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City.
Ang aktibidad ay bahagi ng nightly Islamic lectures na isinagawa sa BGC alinsunod sa isang buwang pagdiriwang ng Ramadan 2022 sa BARMM na pinangungunahan ng Special Events Committee para sa Bangsamoro Ramadan 2022. Ibinahagi ni Sheikh Muhammad Shuaib Tambak, coordinator ng Special Geographic Area mula sa Bangsamoro Darul Ifta, ang lecture para sa gabi, ang mga mahahalagang talata mula sa Quran para sa mga manunood. Kinilala ni Director General Ismael W. Ibrahim ang mga empleyado ng MHSD na tumulong sa pagsasagawa ng aktibidad sa kanyang pambungad na mensahe, kung saan ibinahagi niya ang kahalagahan ng Laylatul Qadr, ang gabi ng kapangyarihan at ang huling 10 araw ng Ramadan na nagpapaalala sa mga dumalo na pag-igtingin ang kanilang pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawain sa panahong ito hanggat maaari. Pagkatapos ng lektura, nagtanong ang host na si Morsijir Sajili ng MHSD ng mga trivia questions sa audience tungkol sa binigay na talakayan, kung saan nanalo ang 2 kalahok ng ₱500 para sa kanilang mga tamang sagot. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joeria Bintabran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ri, sa detalye ng ating ikalawa at huling balita ngayong 64th episode ng ating programang MHS Delivers. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw para sa ating programa ngayon. Kung last week po ay hitik na hitik ang ating balitaan sapagkat sa 12 yata ang ating naging balita. So many. Yes, so many ngayong araw ho, yung sobrang na lang na 2 ang ating balita. Ayan. Sapagkat nalalapit na rin po ang ating Eidl Fit'r. And then of course, busy ho ang bawat isa sa kanilang mga trabaho sa opisina. Ngayon ho, ginaganap ang ating bid evaluation ng ating 12 TDIF projects. Yes! At yan ay sinasagawa ng ating Technical Working Group na part po ng ating Bids and Awards Committee. Yan, magbabalik po tayo pagkaraan lamang ng ilan sa ating mga mahalagang paalala para ho sa ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Pagkaraan lamang nito. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa pag-ibig fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ang membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa pag-ibig fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARMM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Munju Street, Rosary Heights A, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At ang ating paalalang yan ay tungkol naman ho sa isa ho sa ating major projects, ang ating housing loan
project. Nang makaka-avail niyan ay yung mga miyembro ho ng Pag-ibig at mayroong regular income na kayang bayaran yung kanilang monthly amortization. Ayan. Ayan ho ang paalala ho namin sa inyo regarding the 9 requirements na kailangan niyo hong isumite para magka-avail itong housing unit ho ng Ministry of Human Settlements and Development, kaakibat ang Pag-ibig Fund. Ayan. Malapit na rin ho ang matapos. Siguro nasa ilang porsyento na ang construction ng ating housing units dyan sa may barangay. At yan ho ang pinag-usapan kahapon sapagkat hindi ho hinahayaan ng ating opisina. Siyempre ho ng ating implementers na maging substandard po ang ating mga housing units na ating ilalaan sa ating mga kababayan. Hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. With the meager income that they have, so ito ho ang pagkakataon ninyo magkaroon ng inyong bahay para sa inyong minamahal na pamilya. Ayan, narito na ho tayo sa ating, sa bahagi ng ating programa na IPH Without O. Ano kaya ang daladalang impormasyon ng ating kabalay na si Rhea ngayon para sa atin, para ho malaman natin itong mahalagang impormasyon na ito. Kabalay na Rhea, ano nga ba ang iyong ibibigay sa amin ngayon? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At narito po tayo sa segmentong IPH, impormasyong pambahay at hanap buhay. Pero bago po yun, paalala po namin na sa dulo ng bawat programa, meron po tayong segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa. Ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. 100 peso load, tumataginti. Ipadala lamang ang inyong sagot, ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Aha. So ano nga ba ito ang magic information na mayroon ng ating kabalay? Kabalay na we. Ang ating isang throwback lang. Throwback ba? Kung nung isang linggo lang siya nabalita. Ang ating main MHSD mascot na tinatawag na si Karim. Aha. Spelling na C-A-R-Y-M. Ayan ang spelling ha. Tamang spelling, C-A-R-Y-M. Nakabase po ang kanyang disenyo sa ating MHSD pentagonal logo. Mm-hmm. At ang mga kulay na mahanap dito at natawag siyang Karim base sa kung saan kamukha niyang ano ba tawag dito, bahay na clerestory. Ayan. Mga clerestory na mga bahay ay kadalasan maraming bintana para maraming ilaw ang makakapasok sa bahay. Natural lighting po ang habol. Natural lighting, natural air. Yes. Yes. Ito yung panahon na walang ilaw sa loob ng bahay. Doon nata nanggaling yung design. Kasi mahirap kapag masyadong maraming, ano bang tawag, kandila? Ah, yes, isang, delikado. Delikado yun eh. Mm. So, nung panahon na nag-aayos yung mga architecture base doon sa pagkukulang ng ilaw sa loob, maraming bahay na malalaki at maraming bintana ang na-design. Mm-hmm. Mas mapansin ito hindi lamang sa mga public places gaya ng mga churches or mga temples, kundi pati sa iba't ibang bahay na flammable, kumbaga. Mm. Madali masunog. Yes. At mapanganib kung maraming kandila sa loob. So, Karim, nanggagaling po sa tawag na clerestory na bahay. Mm-hmm. At nanggagaling po siya sa design niya sa pentagonal logo ng MHSD. Ayan. Kung hindi pong makikita si Karim, nako, kung pwede lang ating i-show dito, no? Sa ating Facebook Live. Ang itsura ni Karim. But anyway, some other time. Yes, some other time. At yan ho, ipapost din natin, no? Sa ating Facebook page. At inilunsad yan ng ating kabalay rito noong April 8th. Launching and unveiling of mascots. That's right. Kasama si Karim. Yes, kasama si Karim. Mm-hmm. Kasama niyang mga kapatid niya, si Sheddy, pati si Rambo. Ay, may mga kapatid ito. So, ang nakilala niya pa sa ngayon ay ang si Karim pa lang. Ang inyong nakilala ng mas mabuti. Dahil ho sa ating IPH Without O ngayong umaga. Naku, kabalay na rin. Ulitin mo nga yung numero kung saan sila magte-text para manalo ng 100 peso load. 0955-799-4778.
Again, one more time. 0955-799-4778. Aha, baka isa ho yan sa mga itatanong ng ating kabalay rito. Ano ang number na teteksan ninyo? Para manalo naman. Okay. At dahil ho dyan, maraming salamat kabalay na Riz sa pagbibigay ng impormasyong yan. Inihong nakilala si Karim, one of our mascots sa MHSD-BARMM. Ngayon naman po, tayo ay dumako na sa ating COVID defense. Dahil ho, tayo umiiwas pa rin sa COVID-19 infection. Mahalagang-mahalaga po yan na hindi ho tayo mahawaan. Nito ang virus na ito. Ayan. At mahalaga rin kung malaman natin ang kalagayan ng estado nitong COVID-19 na ito dito sa atin, maging sa ibang parte ho ng ating rehiyon at ng buong bansa. At yan ay hatid sa atin ang ating kabalay na si Hamza ngayong 64th episode ng ating programa. Kabalay na Hamski, ano nga ba ang iyong daladalang impormasyon ngayon para sa ating COVID defense? Yes po, Ma'am Sally. Para po sa ating segmentong COVID defense, sa ngalan ng ating kabalay na si Zuhaira, ako po ang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga paalala na dapat natin gawin at sundin para tayo ay makaiwas. Para po sa ating COVID defense episode na at sa araw na ito, as of April 25, 2022, Ma'am Sally, according po sa latest update ng DOH or ng ating Department of Health, meron pa po tayong 212 na bagong cases sa buong Pilipinas. Aha, 212. Yes po. At alhamdulillah po, at wala pong bagong cases sa BARMM region. Masha Allah, alhamdulillah. Yes, dato. Natutupad yung mga protocols na binibigay sa atin ng mga Department of Health. Yes. At ano nga ba ang dapat natin gawin, Ma'am Sally, para tayo makaiwas sa COVID na ito? Ano nga ba? Mm-hmm. Para sa ating Bida Solusyon, Bida Solution Plus sa COVID-19, para sa letrang B, walang face mask at face shield, pero hindi na ngayon mandatory masyado ang face shield. At para sa letrang I, isanitize ang ating mga kamay at umiwas sa kulub na lugar. At sa letrang D, dumistansya ng 1 meter at limitahan ang mga physical interaction sa iba. Katulad ng sabi mo, bawal ang feeling close. That's right. Mm-hmm. At sa letrang A, alamin ang mga tamang informasyon para makaiwas sa COVID-19. At plus, magpabakuna laban sa COVID-19 para sa malusog na bangsa moro. Yes, importante ang bakuna. Kung noon hanggang 12 years old lang, ngayon, below 12 years old, pwede nang bakunahan. Yes, sa yung mga anak natin, huwag natin kaligtaan. Hindi lang ho yung ating mga sarili. Pag noong mga watatano, na rito nung lipatanan ni kabakunahan sila, panglaban nila sa COVID-19 virus. Ayan, yes, virus na pala siya. COVID. Na sakit na ito. Huwag ho natin kaligtaan yan, okay? Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa inihatid mong COVID defense information ngayong umaga. At yan ho ay dapat natin tandaan, and we are very glad na dito po sa BARMM ay wala pang nalitalang mga bagong kaso ng COVID-19. Ayan, masya Allah, alhamdulillah. Sana ho ay mapanatili yan hanggang sa mga susunod na araw, insya Allah. Okay, at dahil dyan, manood po muna tayo ng ating maikling video na nagtatanghal ho ng matagumpay na istorya ng ating kabalay na si Miss Indira Silongan na pinamagatang tahanan ng kaluwalhatian. Bago tayo dumako sa ating MHS Discusses, andito na ho ang ating speaker para sa ating topikong Eidl Fit'r 1443. Kabalay na Datu Mansour, ready na ba ang ating video? Ready na daw. Yes, panoorin ho natin ang tahanan ng kaluwalhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Indira Dipatuan Silongan. Isa po akong beneficiary ng MHSB. Dati po akong taga Tambunan, Gindulungan, Maguindanao. Pero sa ngayon, nandito na po kami ngayon sa BARMM Village. BARMM Village kasi ang tawag namin dito ngayon. Ako po ay isang guro, teacher 1 ng Gindulungan District. Ahan Elementary School po ako na assign. Mayroon po akong 5 anak, pero balo na po ako.
Nagtuturong si Ginang Indira Silongan sa Ahan Elementary School simula noong 2003. Sa loob ng 17 taon, 15 kilometro ang kanyang tinatahak gamit ang sasakyan at tatawid sa ilog bago maabot ang pansamantalang gusali ng paaralan. Sa panahon ng panayam na ito, si Ginang Indira, kasama ang ilang voluntaryong guro, ay patuloy na nagbibiyahe at gamitin ang pansamantalang gusali. Sinusundan nila ang kanilang skeletal workforce schedule para ipagpatuloy ang kanilang misyon para sa edukasyon ng kabataan. Yung bahay namin doon sa Tambunan, Gindulungan, Maginana, unang-una po kasi yung nung mamatay yung asawa ko kasi binaril. Kasi doon sa Tambunan, parang may commotion na nangyayari o may baril. Kahit yung parang strapping lang ganyan, nakikita ko sa mga anak ko na sobrang takot sila. Pati ako, sobrang takot ako. So sabi ko, kailangan ko talaga yung makaalis kami sa lugar na yun. Nandun pa talaga yung takot namin ng mga anak ko. Nandun yung palaging nagbabaril-barila. So once na nakakarinig ng pangputok yung mga anak ko, bumabalik yung takot nila. Kaya yun yung number one na rason ko kung bakit ako naghanap ng bahay dito. Para makamove on or para makalimot yung mga anak ko sa nangyari sa situation, kailangan ko silang ialis doon. Nag-inquire po ako at saka may nakapagsabi rin ng mga kasamahan ko na guro na ito pwedeng i-applyan, mag-apply ng housing dito. So yun, nagpasa po ako ng mga requirements. So lahat ng sinabi niya na requirements, mag-fill up ng form, lahat yun, na-provide ko. So after a month pa, how many months pa, so na-approve yung application ko. So after approval, pinuntahan namin itong bahay mga 2 to 3 months, nag-move on na kami dito. Bali, naglipat kami dito noong April 2017. Pinalagyan ko ng light at saka tubig para makalipat kasi yung mga anak ko gustong-gusto na talagang makaalis kami doon. Accessible yung mga transaction ko dito sa Cotabato, then okay rin naman yung pag-report ko sa school, kay accessible ang highway. Then yung dito naman tahimik dito yung mga kapitbahay, kanya-kanyang buhay, walang ingay. Oo. Tapos wala kang marinig na yung parang tabiya sa gro na pagtimbaka, ganun. Palagi may baril-barilan, ganyan na pwedeng maka-refresh doon sa takot ng mga anak ko. So dito, parang yung matahimik kami, nagkaroon kami ng peace of mind, tapos yung mga anak ko, nandito lang sila sa bahay. Yung komportable po talaga kami dito. Panahon ng pandemic, siyempre, ilang buwan po ako nung hindi nakakabayad kasi yun nga, pandemic, hindi pa kami maka-access. Pero hindi kami nabawasan ng mga yung mga loans namin, binabawas yung GSIS ng PPSPA. So yung hindi nabawas na loan ngayon, bayad ko naman doon sa housing yung nakukuha ko ng na pera dahil hindi nagbabawas yung mga loans ko sa ibang loan. So doon ko naman binabawas sa housing, kaya wala po akong due. Nung nagkaroon ng itong pandemic, siyempre na lockdown tayo sa bahay. So na ito lang yung naging pagbibisibihan, yung magtatanim ng mga bulaklak at saka nagkaroon din po ako ng mga sidelines yung sa Hiang. Kasamahan ko na teacher nagpapasok sa akin sa Hiang International. Ngayon, status na po ako ng Hiang International dito sa housing at saka yung magluto, yung mga pagkain na yung ginabenta ko rin din, may magbili yung gina-online. Ang mensahe ko lang po para sa MHSD, maraming salamat po talaga kasi very accommodating. Oo, nung mag-apply ako, parang ang dali-dali lang po. Accommodating, yung payment, madali lang i-adjust kung yung mode of payment. O, nagpapasalamat po talaga ako sa BARMM through MHSD na nagkaroon sila ng ganitong project. Maraming salamat. Nagkaroon po ako ng bahay, ng peace of mind dito sa bahay na to. So maraming salamat po. Ako po si Indira Silungan. Isa po akong beneficiary ng MHSD housing project.
ating kwento ng tagumpay sa MHSD. Siya ho ay one of our beneficiaries ng housing units na nakumpleto na ho at na-award na ng Ministry of Human Settlements and Development. Ayan, sa phase 1 ho ng ating housing loan project sites. Diyan ho banda sa may barangay Kapiton. Barangay Kapiton, Dato Udin, Sinsuat. At ang oras ho natin ngayon ay alas 11:43 na ng umaga. Tayo ho ay dumako na sa ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. Ang MHS discusses, dahil handang-handa na po yung ating resource speaker ngayon na nagmula pa ho sa Darul Ifta ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At siya ho ang tatalakay sa ating topic ko ngayon na Eidl Fit'r 1443. In advance ho, para malaman natin ang mga dapat natin gawin sa nalalapit na Eidl Fit'r ngayong 1443 o 2022 sa ating Gregorian calendar. Ayan, amin ho muling ipinakikilala sa inyo ang ating resource speaker ngayon na walang iba kung hindi ang Interpreter 3 ng BDI-BARMM, Sheikh Montaser Paki. Assalamu alaikum, Sheikh. Magandang umaga ho sa inyo. Salamat, magandang umaga na rin sa inyong dalawa at sa ating mga nanonood sa mga nakikinig sa oras na ito. Ayan, masigla pa rin po kagaya ng nakasanayan natin ang ating resource speaker ngayon na magbibigay sa atin ng mga kasagutan sa ating mga katanungan para sa ating episode ngayon. Ayan, hindi na ho natin patatagalin, pero kumustahin ko muna si Sheikh. Kumusta po kayo? Kumusta ang araw niyo ngayon? So, alhamdulillah. Galing ng araw ninyo. Pero alhamdulillah, healthy pa rin. Alam, saka malakas pa rin. Alhamdulillah. Mashallah. Yan, alhamdulillah. Yan ho ang pinakahihiling natin. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ang manatiling malusog ang ating pangangatawan at ating isip at ang ating puso. Okay. At dahil dyan na, Sheikh, umpisahan na ho namin ang aming pagtatanong sa inyo para sa ating topic na Eidl Fit'r 1443. So ano nga ba, Sheikh, ang kahulugan ng Eidl Fit'r at paano nga ba ito ipinagdiriwang tuwing bawat taon ho sa ating buhay bilang mga Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maliwanag, mapayapang araw, panahon sa ating lahat, sa mga nakikinig. Ako po ulit yung siguro ay pangatlo na ito. Yung pinadalhan ng Darul Ifta. Encounting. Darul Ifta. Yes. Sheikh Montaser Paki. So, ang aming tatalakayin ngayon ay tukol sa regarding sa Eidl Fit'r. Mm-hmm. So, dahil tayo, we are facing now, no? Fast approaching. Yes, sir. Napakabilis. Parang kahapon lang yung ating pag-usap na totoo. Pag-umpisa o hindi pa, malapit na mag-umpisa yung Ramadan. So, ngayon ay mamamaalam na yan si Ramadan. Hala si Sir Paki. Totoo. Kayo pong nag-discuss ng observances for Ramadan at kayo rin ang nag-discuss ng Eidl Fit'r. Yeah. So, now, dahil sa parang kumbaga ay parang sa tao ay namamaalam na. So nakakaano, no? Nakakaantig ng puso, sir. Yes. Kasi alam natin na napakaraming yung virtues, mga benefits ng Ramadan. So ngayon ay kumbaga ay malapit na magpaalam. Tama. Kumbaga sa bisita ay nagliligpit na ng mga gamit. Tama, tomorrow, sir. After tomorrow, ilang araw ay magpa-flight na kumbaga sa next abroad. Okay, so dahil sa isa sa mga mahalagang mga gawain sa kung ay pagkatapos ng Ramadan ay may tinatawag na Eidl Fit'r, di ba? So, na kung saan yan ating pag-uusap ngayon. Ano ba, mga Bangsamoro, mga nanunood, mga nakikinig, ano ba yung naririnig natin na Eidl Fit'r? Mm-hmm. Kasi that is an Arabic term. Minsan na yung si Babo, si Bapa, saka yung ibang ating mga kapatid na mga professional. Eid, ano ba yung Eid? Ano ba yung Fit'r na yan? Tama. Unang-una, Eidl Fit'r. Unang-una, before that ay sa Islam, sa Islam, tatlo ang Eid na recognize ng Islam. Eid, yung tatlo. Fiesta ng Islam, tatlo. Mm-hmm. Tatlo. Okay. Mayroon tayong
weekly na fiesta sa mga Muslim. Weekly, ah, weekly. Okay. Isang weekly na yan na yung Salatul Jum'ah. Ayun. Ah, sa Islam, in Islamic perspective. Okay. Yung unang-unang pa ng mga Muslim ng Eid nila ay yung Yomul Jum'ah, yung every Friday. Mm-hmm. Yan ang tinatawag ng mga ulama na ang Yomul Jum'ah ay Eidun Usbu'i lil Muslimin. Eidun Usbu'i. Eidun Usbu'i. Ibig sabihin, mm-hmm, weekly fiesta. Eidun Usbu'i weekly. Sila, ayan, di ba, Eid fiesta ng mga Muslim. Ako, gusto ko to. Ngayon ko narinig to. Yan. Bago yan. No? Sa ino, siguro sa kami ay kasi marapit na. Matagal namin right. Nababasa yan. Uh-huh. So, pangalawa, na ito na yung pinakamalaki. Yang kwan na ay maliit lang kay weekly, at saka hindi gaano marami, napakarami. Pero itong kwan na ito, pangalawa ay ang Eidl Fit'r at saka Eidl Adha. Ayan. Yan. Yan ang kumbaga ng mga Eid, fiesta ng mga Muslim na recognized ng Islam, na kung saan ay sunnah. Ibig sabihin, kapag isi-celebrate natin yung mga aayad na yan, yung tatlo na yan, halimaw yung maljimba, magkanduli ko, matipunin mo, magtipon-tipon kayo na magkaka-relative, mag-anak mo, ganyan, o kapamilya mo, ganyan-ganyan, at least, halimaw, magdiriw, celebrate kayo na, at least, walang mahalong mga haram, no? Mga, sa Muslim na, tao, hindi yung, not halal, o halal, halal na pagtitipon, hindi yung may halong, kukuha kayo ng parang, yung mga ban, mga ganun, mga, kwan na kwan, hindi yun. Yun ang bawat. Huwag natin ang luha na. Mamaya pag-usapan natin. Correct, correct. Darating tayo dyan sa mamaya. Tama, so yan, tama. Eidl Fit'r saka Eidl Adha saka yung weekly na Eid ay yung tinatawag na yung Yomul Jum'ah. Sheikh, ano po yung meaning ng Fit'r? Yan. Kwan natin yan. Okay. Eidl Fit'r, kumbaga, Eid ng fiesta ng Fit'r ay pagbuka. Ay, Fit'r. Okay. Eid na yan, unang-una. Ang putol, Eid na yan ay... Fit'r, putol. Diba, dalawa yan siya, parang Eidl Fit'r. Yes. Eidl Fit'r. So, sa ang Eid na yan, ayon sa mga ulama, mananaliksik, mga daluhasang mananaliksik na mga ulama, al-Eidl lafzun mufrad wa jam'uhu a'yad. Sa, kung baka, literal meaning ng Eid. Eid na yan ay singular siya. Ismun mufrad, ibig sabihin singular noun, okay, na ang kanyang plural ay a'yad. Ayad. Ayad. Oh. Eid, ayad. Eidun, ang kanyang, kasi sa Arabic, ma'am, ay may isahan, dalawahan, saka marami yan. Plural, saka may dual, saka may plural pa. May dual pa, sir. Oh, may, hindi, yan, hindi sa lang grammar, singular sa grammar, plural. Oh, sa grammar yan, sa Arabic. Hindi tulad sa guys sa English na singular lang. At saka plural lang. Basta tuna yan, or more, ay, doon na siya sa plural, diba? Na siya, yes, that's sa right. Sa kanya, may mufrad, may musanna, may jama, jam'un. Ibig sabihin, singular, Ria, dual, Ria. At saka plural. Na, itong Eid na ito ay singular noun. Mm-hmm. Eidun. Yes. Ang kanyang dual, dalawang Eid, ay Aidan. Aidan. Aidani. Mm-hmm. Aidani. Yung kanyang plural naman ay Aayad. Uh-huh. Yan sabi niya ay, ang Eid na yan ay mustaqun min al-aud. Ibang mga grammar yan ay nanggaling doon, comes from the word auda, min al-audi. Ibig sabihin, ang aud na yan ay pagbabalik. Pagbabalik. Okay. Kasi, kasi daw, lian al-muslimin ay lian al-aida ya'udu kulasana. Dahil daw itong mga aid na ito, Eidl Fit'r, Eidl Adha ay bumabalik. Bumabalik kada taon. Yes, that's kaya right. Kaya doon siya kinuha sa al-aud. Okay. So, sa madaling salita, ang aid na ito ay ismun li kulli yawmin yajtami'u fihi al-muslimin. Mm-hmm. Isang lahat sabi na isang general term yan siya, lahat sabi na yan ay kapang kumbaga tawag sa mga araw na kumbaga nagtitipon-tipon ang mga tao doon sa araw na yon na. Yung okay. Pagtitipon na malaking ano pagtitipon. Hindi yung pagtitipon na kwa normal. Kaya ayan, lahat kaya nga sa Yawmul sa Friday, every Friday nagtitipon ng mga Muslim, di ba? Para nagsambayang. Yes. Kaya nga, nasali siya sa Eid. So, lalong-lalo sa Eidl Fit'r na ito, kaya marami talaga, kahit na yung mga tao na hindi ganong religious, ay talagang sinisikap na talagang sa mga, kailangan makaano ako doon, makasali ako, maka-join ako doon sa pagsamayang ng Eid. Tama, Sheikh, yes. Or Eidl Adha, yan, na talagang marami yung mga nagtitipon ng mga tao. Nasa sa open area. Sa open area. Yun ang sunnah.
Mm-hmm. O sa open area, yan, dapat pa yan na maano natin, kung madaanan natin. Okay. Hindi tulad sa kuan, mga kuan na sa... Okay, sa allowed sa masjid, pero ang pinakasuna ay sa labas. Sa labas. Sa field, sa field. Mm-hmm. Yun ang advice ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, itong nakakuan sa... unfortunately, itong nakarang kuan natin, previous na natin ay... No, just kasi parang because of the COVID-19 hindi siya may dahil sa pandemic. Tama. So, doon na lang tayo sa masjid. So, yan ang kuan ng Eid. So, Al-Fitr ay buka. Fiesta ng pagbuka. Yes. So, Eid and Al-Fitr, di ba naririnig niyo siguro yung tinatawang iftar. Iftar. Yes. Iftar or waktul iftar, ibig sabihin pagbuka or oras ng pagbuka. Mm-hmm. Di ba kapag pagkatapos, after maglubog ang araw, after the sunset, pwede ay yun kumain. Na yung na magbuka na yung mga lahat ng nagpa-fasting. Yes. Kaya Fitr, diyan yun ang galing. Araw ng, or fiesta ng pagbuka. Pagbuka, ibigin, may ano diyan na dapat nating mapag-usapan. Uh-huh. Dahil sa, ang pangalan ng kuanin ay Fitr, pagbuka ng mga Muslim, siyempre na, kung saan sila ay nag-sambayang ng, kasi may sambayang na, Salatu Eidl Fit'r, isa sa mga tatalakay natin mamaya. Mm-hmm. Pero dahil sa tinawag siya na Fit'r ay bawal o haram sa Muslim na magposa siya sa kwa na yan, araw na yan. Sino ba naman? Sa, dapat na ma-remind natin sa ating mga tagapakinig ng katiyaman sa Moro. Halimbawa, bukas ay Eidl Fit'r, buka natin bukas. Hindi pwede na yung tao maisip niya, nasaan niya? Ay, ano kaya kung iano ko na lang? Magbuka sila bukas. Ako magpuwas na lang para dire-direso. Sunna. Di ba may anim na araw after yung kwan? Itong Ramadan na ito, may 6 days pa. Kasawan yes, na, right. Sunna. Mm-hmm. Sabi niya, baka maisip ng tao, Muslim, sabi niya, ano kaya kung doon sa pagbuka na yon, magsambayan ako pero hindi ako magkwan, magpuwasa din ako. Doon na ako mag-start, magpuwasa para madali kong matapos yung anim na araw. Oo. So, bawal. Para sa kalaman, gusto natin iparating at sa kalimain sa ating mga tagapakinig, tagapanood na yan ay haram. Haram? Magpuasa? Hindi pwede. May hadis yan, hindi pwede. Ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpuasa sa dalawang araw na yan, dalawang feast na Eidl Adha saka Eidl Fitr. Eidl Fitr ba yung sunna na magkain ka bago ka magsambayan? Tatalakay natin yan, mahal. Grabe ko, talagang napaka-enthusiastic itong mga kasama. Excited, Sheikh, yes. Talagang magagaling. At saka masigla. Alhamdulillah, hindi pa natin natin. Talagang, pero that's very, I like that because, isa kasi nakakalimutan, baka hindi natin matalakay. Tama. Yan. Oh, correct. Sa kwan kasi nabanggit na ni ma'am, sa kapag Eidl Fitr, ang sunna, magkain ka muna. Bago ka pupunta ng mas magsambayang. So, kailangan siya, nakaluto na. Ang propeta, yung sa kadis, siya ay kumakain siya ng tamar. Yung tayo kulma. Tamar, yung date. Dates. Yes. Tatlo, lima, ganyan ang ano niya. Add numbers. Add numbers. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kwan naman, sa Eidl Adha naman, ang sunna ay hindi ka muna kakain. Kasi, magsambayang ka muna. Magsambayang ka muna. Mas sunna na hindi ka muna, wala ka munang... Eidl Adha. I-breakfast yun yan. Although na, siyempre, kasi may ano tayo, halimbawa, sa gabi, bawa ka tumulog, kumain, gaganin. O sa madaling araw, mga alas tres, o alas, nagising ka, naginom-ginom ka ng... What I mean is, yung, kumbaga, sa pag-alis mo, sa umaga, ay mas, wala ka munang kakainin. Okay. Magsunna yun. Sa Eidl Adha. Ano ba, Sheikh, mas pang-aga? Eidl Fitr, Eidl Adha, ang pagsambayan. Ang mas maaga ay yung Eidl Adha, ang mas maaga. Okay. Ayon sa if I'm not mistaken. Okay. Mas maaga yung Eidl Adha kaysa Eidl Fitr. Eidl Fitr. Yung sa kwan ay yun nabasa ko kanina na mas maaga yung Eidl Adha kaysa Eidl Fitr. Bakit? Fitr. Sabi ng mga ating mga tagapakinig. Oh, palaging question. Bakit hindi pa magkaano? Magkapareho. Oo. Kasi sa kwan kasi alam natin na sa Eidl Adha, yan na yung pag-suna dyan, yung pagkurban, di ba? That's right. Pagkurban. Mm. So para, hindi maano yung mga tao, na kumbaga kasi pagkatapos ng unang-una, maaga ang Eidl Adha, kasi
ang tao ay hindi siya nagpuwasa, di ba? Hindi siya nagpuwasa na one month, hindi lang nang ito, ito kapagapareho, katulad ng itong Eidl Fit'r na ito na galing tayo sa pagpuwasa. Yes. One month or 29 days na tayo ay nagpuwasa. Tama, so, tama. Yan. So, yun ay, ang Eidl Adha ay pagkatapos ng sambaid na yan, ng sambayang na yan, ng sala na yan, sa Eidl Adha, ay doon na, pwede na doon mag-umpisa yung may magkurban, ganyan. Yes, that's right. Para hindi ma-delay yung correct mga preparation. Minsan may mga, kasi isa sa mga sunna, pag-usapan natin mamaya, ay yung sa Eid na yan, sa Eid, both Eidl Fit'r saka Eidl Adha, ay yung, sabi niya, ties and kinship, silatul arham. Mm-hmm. Kumbaga pagkatapos ng sambayang na ay, bisitahin ng tao o pamilya ang kanyang mga mahal na sa buhay. Mm-hmm. O kung hindi, wala na siyang oras, kaya busy siya, ay at least matawagan niya, ganyan. Ayan. Ay, Mag-connect. So, sa Eidl Adha, kadalasan ay nagakatay sila ng kambing, or ano, baka, ng pamilya, ay, or mukhaan. Huwag lang tao, ha? Huwag kayong kumatay ng tao. Ibang tao, profit lang yun. Oo na. Okay. Yan. Para hindi gaano madelay, hindi madelay yung ginagawa nila, ay isa yan sa mga hikmawis ng bakit. That's right. Mas maaga kayo nila. At saka, kahit na maaga, hindi rin magiging pahirap sa mga Muslim dahil hindi ka pagod. Hindi ka naman nagpuwasa ng 2 weeks, 1 week, or before that. That's so, hindi right, ka malakas right na malakas ka. So, ibig sabihin, hindi ka rin, kahit na mag-aga ka sa agahan, yung sambayang sa Eidl Adha, ay hindi ka mahirap, hindi pabigat sa mga tao. Tama ho. Ang Islam kasi isa sa inaano ng binibigyan ng importansya ng kwan, ng Islam, at saka isa sa mga sa makasid sharia ay raf'ul masyakka wal harij bainan nas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ang paglagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yung mga ahkam, yung mga kautosan sa Islam, ganyan ay sabi niya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pagpapahirap sa mga tao. Bagkus ito ay user. Ang kung ano yung alam niya na talaga hindi mahirapan yung mga tao, ay yun ang kanyang ipinag-utos. Alam niya na itong mga pinag-utos na ito ay kayang-kaya ng kanyang mga lipi. Yes, ganyan ka. Allah subhanahu wa ta'ala. Generous. So, hindi siya nag... at saka hindi niya ipinahintulot o ano yan, hindi niya parang inoblige sa tao na wala sa mga ahkam, kanyang mga ipinag-utos na kumbaga hindi kaya ng kanyang alipi servant. Yes, Sheikh. Naku, nakatingin sa akin si Archie, no? Na, medyo tumunog ng ano, kampana. Sheikh, ito lang yung tanong ko para medyo ano. Ano ang hindi dapat makalimutan ng bawat Muslim bago lumipas yung Eidl Fit'r? Baka may makalimutan silang gawin. Ah, okay. Oo. Bago mangyari yan, tama. Maganda yan. Kaya natin, no? Diba? Huwag natin kalimutan bago na, mamaya, after this, talakay natin yung mga do's, yung mga dapat yes, yes, mga sunna na, or mga adab, mga etiquette sa para sa Eidl Fit'r. Yes. Yan? So, gusto nating bago natin before we forgot, no? Oh yes, that's importante right. Importante talaga na yung zakatul fitr. Ayun, importante, napaka-importante yan na dapat tandaan o hindi makalimutan ng isang nag-fasting. Aha. Yung hindi pa ako nakabigay ng zakatul fitr. Correct. Sa ang pagbibigay ng zakatul fitr ay kay Imam Shafi'i rahimahullah. Ay, kasi may mga kwan eh. Baka minsan kasi nagtatanong ang ating mga tayo, ating mga kapatid na sabi, ano kaya, no? Kailan kaya? Ano ba yung mga, may mga exact ba? Mga kung anong araw sa Ramadan ibibigay ang zakatul fitr? Sa kay Imam Shafi'i rahimahullah, pwede natin yang pwede sa kanya na awal Ramadan. Pagpasok pa lang ng Ramadan, ibig sabihin advance, pagpasok pa lang ng Ramadan, ay pwede nang magbigay ang tao, ng fasting pa tao ng Zakatul Fitr. Kay Imam Ahmad bin Hanbal, kasi meron tayong mga mazhab na reliable na mazhab, si Imam Shafi'i, Hanafi, Maliki, Shafi'i, at saka si Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Kay Sheikh Imam Ahmad bin Hanbal ay Ghurubu Shams,
kabla halimbawa after the sunset, halimbawa bukas na ay Eid, assuming bukas ay Eid natin, assuming bukas na ay Eid na, halimbawa Eidl Fit'r na. Pagkatapos sa kay Imam Ahmad bin Hanbal, paglubog ng after the sunset na yan ay pwede nang magbigay ng zakat ng fitr. Ayan. Sa kay Imam Abi Hanifa, halimbawa bukas ay Eidl Fit'r na natin, magsambay na tayo, ay tulo, pagsikat ng araw ay pwede na. May mga oras-oras na talagang kahit saan din ay pwede. Yes. Pwede. Sa mga ulama na may hadis din kay Ibn Umar radiyallahu anhuma na kabla yom, ibig sabihin 2 days before the Eid. Malapit na, no? Malapit na. 2 days before the Eid, sa mga Eid, or 1 day before the Eid, pwede nang, kumbaga, magbigay ng zakat ng fitr ang yung tao. Mm-hmm. So, lahat ng yun ay pwede. Okay. Depende okay. sa, kumbaga, yung tao, halimbawa, sabi niya, minsan, gusto niya ay 2 days or 1 day before the Eid, pwede. Or, kinabukasan ng Eid ay doon siya magbigay, pwede, pero dapat hindi muna hindi after Eid. Yun sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla al-Eid fi man al-hadith ay faqad adda zakat al-fitr. Ibig sabihin, kasi makakuha yung oras natin, no? Yes, yes. Sino yung pabilisan ito eh. Bilis talaga ng panahon, Sheikh. Kuha natin, para sa kaalaman ko, bakit tayo mabilis, binibilisan natin yung ating mga salita kasi hindi gaano makuha yung oras natin. Yes, that's right. So, sino daw ang magbigay ng zakat al-fitr sa before the Eid ay yun ay ma-consider as zakat al-fitr. Okay. Hindi mo na makapagsambayan or hindi mo na matapos yung sambayan. Yes. Sino naman ang makapagbigay ng zakat al-fitr after na ng sambayan, natapos na yung sambayan na Eid, ay sabi niya, consider na hindi na yung zakat al-fitr, kay sadaka na lang ng mga sadaka na kwan. So yan ang ingatan natin. So, yan. So meron pang tanong yung mga kwan, zakat al-fitr, ano na ba ngayon ng kung baga, kasi pwede itong i-convert sa cash. Oo, yes. Kasi kung halibigas ay 2 kilo at sa 2.5 kilo. Okay. Halimbawa yung magbigay ng kwan niya, yung bigas ang bigas niya. Uh-huh. So, depende na yan sa kinakain ng bigas na kinakain ng, isang tao. Halimbawa, yung kanyang nakunin, yung 1 kilo, 50, yun ano niya na bigas, ay yung tag 50, 1 kilo. Pero, halimbawa, 50 isang kilo kwan niya. So, 2.5 is 150. 2.5. Ay, sorry. 125. Mahirap. Diba yung 50 is 1 kilo? 125. 125. That's right. hindi siya kagaya ng sumobra para 25. Pero, kung halimbawa, depende. Saka kung sumobra, pwede naman. Mas okay. Mas maka-benefit doon na bigyan mo. Ako gani, yes. Personally, no? Hindi ko na sabi, baka ayoko. Kasi basta sumobra. Correct. Hindi lang sumobra. Hindi ko na sabi. Yes, pero pwede kang sumobra. Meron bang minimum? Isa ba, para yung obligatory zakat natin na 0.25% ng sweldo natin, yun ba ang minimum? Meron bang minimum? Yung 2.5. Yun yung kung baka sa magiging asadanin, yun yung kwan niya, parang pattern. Yeah. Hindi yan katulad ng kwan niya. Yung zakatul amwal. Sabi yung zakatul amwal, 0.25. Hindi yan katulad ng zakatul amwal, yung binibigay natin na normal or regular zakat after the sweldo, ganyan, o binagbibigay tayo. Iba ito, ang kanyang pattern na pinag-advise ng propeta, pinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yan, saan min tamar, saan min syair, na inano ng mga ulama, kung ano ba yung saan na yun, ay kung baga sa ating kinakain natin kasi, ay ngayon ay yung rice. Yes, diba? Rice. That's right. So, staple natin ang rice. 2 kilos and 1/2 na rice. So, just calculate na 2 kilos and 1/2. Okay. That's right. So, standard just, na yan. Standard. Standard. Yan yung parang pattern natin. Yeah, kung kasi nagtatong si mga minimum, no? Yeah. Yan yung pinaka-minimum. So, okay. just calculate yung count, yung ano ba yung kinakain mong rice. Okay.
masipag po. Ano, may mga princess bee yan. Napakarami. Oh, marami yan. Oo, oh, karami. Kunyari, kumakain ka ng jasmine, ang ibigay mo M1. Oo, oh, yun. Yeah, pwede yun. Ang kinakain mo ay tag 50, ang isang kilo, or more than, or 55. Tapos, kanya, ang ano ito tako, yung pinakamura for NFA, yun yung magandang NFA, isang kilo, no? Huwag ganon, ganon. Okay. So, hindi natin ito. At makatarungan yung magbibigay na. Yan, yes. Doon, 2 kilos and a half na. Yes, pwede okay. Mo i-convert yun sa pera. Okay. Sabi mo, daladala nyo, medyo mabigat, no? Mabigat, halim mo, marami ka pang pamilya. Sabi ay, parang ano sa yung bigas ba? Kasi okay. Dadalhin mo pa ganyan. Tapos, pwede na, cash. Yes. No? So ano ba yung kanang Zakatul Fitr na yan? Ano ba yung wisdom ng Islam sa Zakatul Fitr? Yan? Very important yan. Ayan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tu'matan li lil fuqara wal mas, tuhratan lis saimi min al-laghwi war rafathi wa tu'matan lil masakin wal fuqara." Yes. Ang wisdom ng Islam, bakit niya, why Islam oblige the Zakatul Fitr to the Muslim? Yeah. Ay kasi para parang cleaner siya. Tuhratang cleaner siya ng fasting ng tao. Uh-huh. Cleaner siya ng ating fasting na minalagwi warrafas. Baka minsan hindi yung tao na hindi nakaiwas na nakapagsalita ng mga salitang hindi maganda sa Ramadan, sa araw ng Ramadan. Yes, during Ramadan. Nakaano yung nakadulas yung dila niya. Oh. Gani-gani-gani. O mga rafas, lago, mga walang kwentang bagay, o mga kabastusan na mga salita. Tama. No, hindi ba iwas? Sabi nga, kung bukas na parang nagkaroon ng namansyahan. Mm-hmm. Namansyahan. So, yan ay isang para panlinis or cleaner ng fasting, puwasa ng tao ay yung pagbibigay ng zakah. Zakatul Fitr. Ang daming paraan para ma... Oo, oh, gusto kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala pag akyat na kumbaga yung ating fasting ay tagalang kwan siya, ano, malinis na malinis. Yes, that's right. Naalis na kumbaga sa damit ay talagang malinis na malinis na alis na yung mga kahit katiting na mancha. Yes, kumbaga sa yes. Damit. Yan. Wa tu'matan lil masakin, lil fukara wal masakin, wa is'adul fukara wal masakin. Ibig sabihin, para isa sa mga wisdom ng Zakatul Fitr na yan, kaya nga, mas afdal na, malapit na yung buka, malapit na yung halimbawa, buka na ngayon, ibigayo. or after the sunset, or yung pagsikat ng araw, na inimaya-maya, idaraos na yung pagsambayang, ay, kasi ang kwan na yan ay para sa mga poor, para sa mga miskin, para sa mga hihirap na, ang kwan ng Islam ay binigyan niya ng importansya or yung binigyan niya ng halaga yung pakiramdam ng mga mahihirap. Na kasi yung mga may kaya, halimbawa, usually, pagkatapos ng sambayan na yan, pupunta sila sa ano, magdiriwang sila ganyan. Kakatay sila niyan, para kang baka o kambing o magtitipon-tipon siya. Para so, meron silang means. They will be enjoying their ano, di ba, sa mga may kaya. So, kawawa naman yung mga halimbawa kapitbahay na ay, sana mayroon din tayong ganyan. O sana kahit konti, mayroon din tayong pagdiriwang sa araw na ito. Minsan lang, isang, once in a, kwan lang ito, in a year lang ito darating. Okay. So, para, kahit paano ay makasali din sila, magkaroon din sila na makapagdiriwang din sila, ay doon sa kanila ibibigay yung Zakatul Fitr na yon para naman, kahit papaano, ay makapag-celebrate din sila. Tama. Konti, yan, is'adul, fukara wal masakin, para ma-enjoy din nila ang kanilang Eid dahil despite of their being needy, ay nagkaroon siya ng konting halaga na maibili nila na, halimbawa, pansit o panda, magtipon-tipon siya correct, ng kanilang mga anak, pamilya. Tama ho. Ang ganito. Yan. So, binibigyan lahat ng ano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, dahil 12:11 ang ating oras ngayon na nakatingin sa akin ang technician. Sheikh, i-wrap up natin. Baka mayroon pa kayong mga nakalimutang mahalagang bahagi ho ng ating talakayan. Pwede na hong i-wrap up ngayon. Yes. Si, ano natin, daanan natin ng sandali yung yung mga, yung dose na yan na kuhan. Unang-una, yung don'ts na ano natin, iwasan natin yung don'ts na yan, kahit kunti lang, ay yung yan, sa silang pinakakuha na may hadis ay hindi pwede, bawal talaga na ang tao ay sa Eidl Fitr, araw ng Eidl Fitr ay magpuasa siya. Bawal ha? Bawal. Pinakauna yon. Pinakauna, bawal. At saka i-celebrate niya, mag-celebrate siya ng kanyang Eid na yung may halong, kumbaga parang
imitation sa mga may halong mga haram. Yes. Alam na natin, halimbawa, pumunta sa mga ganyan, tapos nagkuna may mga music ganyan, parang nagkanta, may mga may sayaw. Beer, yan. May uminom ng nakalangot. Yan. Yes. Ay, sige, ito ay katuan, so why not? Why? If we buy ganyan, yung mga alcoholic na kwan. Hindi pa rin pwede yung mga, shake, oh, yes. Hindi pwede yan. Yan, so, itong mga kwan na ito, kasi kwan na yan, at least, yun ang yes. Pinakabawal ay na dapat na malaman ng ating mga kwan, kapatid ay hindi pwedeng magpuasa, hindi pwede. Yeah, hindi pwede na yung mag, gustong-gustong magsunat ay parang sabi, para pabilisan, para madali kong maka... Unahan ko na sa Eidl Fit'r na ito. Ito mag-upisan ako dito para madali ako makatapos. Oh. Okay, sa mga, ano ba yan ang mga sunat, saka mga etiquettes ng, sa araw na yun ang dapat na gawin okay. ng tao sa Eid na yun. Unang-una ay siya magtakbir. Magtakbir. Yeah, that's magtakbir, right. Magtakbir. Magtakbir siya. Sa awal na pagkakuna, halimbawa kasi titingnan ng buwan. Sa May 1, dapat na makunan natin. May 1, nag-meeting ang Darul Ifta kami na ang napag-usapan ay sa May 1, this coming May 1, yun na yung moon sighting. May 1. Okay. May 1, moon sighting yan ha? Yan. May 1. Okay. That was, Sunday. Sunday. That's May, right, May that's 1, right. Kung makita ang buwan, makinig tayo sa Darul Ifta, gaya din nung nakinig tayo sa pag-umpisa, kung halimbawa, ang result ay nakita ang buwan, sa May 2, Monday, we'll be celebrating the Eidl Fit'r sa right. Monday. Kung if not sighted, yung crescent of the moon ay sa will be on Tuesday. May 3 sa Tuesday. Correct. Okay. Uh-huh. So yan, pag nakakita na kuwan, ibig sabihin doon na mag-umpisa yung kuwan, after the sunset ay magtakbir ang isang Muslim gusto niya magkawa ng pahala, magtakbir siya. Mashallah, yes. And then, kuwan siya, magpili siya ng mga bagong niyang damit. Correct. Oh. Yun yung palawan para yan, bumili ng ano. Siya, tathirul badan, tathirul badan, wasiyab, wal makan. Ibig sabihin, sabi niya, bukas, id na. So, piliin na niya. Siguro, para makakuha na, para hindi maging rush, hindi siya parang malilito kung saan bang suotin niya. One week before din, parang i-prepare na niya. Yung, tama. Kung kayang bumili ng bago, ay mas pinaka the best. O kung hindi pa, ngayon. Ngayon. Ito, para ito sa id. Ito ang susuotin ko. Correct. Mas ngayon, yung puti ganyan, basta malinis. At saka malinis siya ng kanyang katawan. Dapat maligo. Hindi maganda na pumunta ka sa kanyang bagong-bago yung... Hindi lang katawan. Katawan sa pamagitan ng panliligo. Sa damit. Sa pamamagitan ng labahan yung damit before the... mga 2 days or 3 days before the day. Labahan na yung sa kanya ay... yun na yung kanyang susuotin. Correct. Kung hindi siya bumili ng bago. Kung bumili ng bagong-bago, ay mas, yun ang pinaka-the best. Kung yes. siya ay may kaya, kung kaya niya. Tama. Tapos yung makan, kung saan doon siya magsambay, doon niraw sa kanyang samusala, ay dapat pinisan din. Yes. Kung baga sa Sheffield, ay dapat walisan na yan before the, mga 2 days before the kun, ay dapat, or 1 day, at least, malinis na yun. Doon kung saan doon idaraos yung pagsambayan. Correct. Yes. Kapag doon na sa akwan, yan, sayan sa mga akwan. At saka sa mga lalaki, mag-perfume. Lalaki ha? Lalaki. Sa lalaki po yan. Sa lalaki. Hindi gaano lalang mapang-apit na mga perfume. Yes. Hindi siya advisable. Pwede lang amoy sabon. Tama. At least malinis yung katawan saka damit saka. Correct. O yung mga sadyada niya kasi minsan nagbadala ng kuwan. Apo. Kapag na doon na sa kuwan, pagkatapos ng sambayang na ay, isa yun sa mga suna na kumbaga, ikhtilaf tarikil zahab ang tarikil awda. Yes. Meaning, sabi nito, an yukhalif al muslimu tariqahu ila musallahu inda zahabi anhu indal iyam. Ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung saan ka dumaan, pagpunta mo doon sa musalla, doon ka magsambay ngay, yes, that's right. Kapag uuwi ka na, ay kung kaya mo, mayroon pang daan na pwede rin daanan, ay doon ka sa iba. Ibang daan na naman. Dapat may entrance exit. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad, kanan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yawmu aydin, khalafat tariq. Yan ang isa sa mga practice ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kapag id na, nag-asambay niya siya, yung dinaanan niya patungo doon sa id na yun, ay kapag uwi na, ibang daan naman. Ang dapat naka-arrange na siya. Suna. Yes. Tinanong ang Islam, no? Konting bagay lang na may biyaya.
doon ka dumaan sa kuan, ang daan, tapos umuwi ka, ibang daan naman, pauwi sa iyong bahay, ay, sunna na yun siya. At yes, ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano ang kuan doon, wisdom doon ng Islam? Kasi para daw, isa sa mga wisdom ng Islam ay para maraming maka-witness. Pati lupa. At sa mga damo na kanyang madinadaan ay mag-witness yun sa iyong day of in a day hereafter. Masha'Allah, yes. Ito talagang yan, nagsambang, iniraw siya. Oh, yan. I got the wisdom. Yan. Tama. So marami pa, ma'am. Oh, sabi mo na, marami na. Kinakapos na itong una. Much to our desire again, Sheikh. Yan ang pinakalas na akuan ko. Yes. Makinig tayo sa Darul Ifta. May one, moon sighting. Sa May 1, there will be a moon sighting. Yan ang moon sighting natin sa May 1. Kasi si ang Darul Ifta, si Mufti, yung ating butihing Darul Ifta, mashallah, rahullah, iyano siya, protektahan siya, Allah, nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na kung siya ay malakas pa rin hanggang ngayon, si Mufti, ang ating Mufti ay, hindi siya basta-basta nade-declare unless dumaan sa lahat ng, hindi lang dito sa Pilipinas, may mga connection ng Darul Ifta dito sa iba't ibang lugar, iba't ibang region, tama, hanggat sa ibang bansa, Malaysia, Indonesia, hanggat hindi niya na ano talaga parang na hanggat hindi niya nasigurado na talagang nakita o hindi makita, hindi siya mag-announce, magde-declare. Yes. Kapag nag-announce siya, ibig sabihin nasigurado niya, sinisiguro niya na ang buwan ay halimbawa hindi nakita. Yes. Or ang buwan ay nakita, magsambay na tayo kay bukas. Bukas kay kuan na makinig tayo. Okay, makinig tayo kay Mufti, inshallah subhanahu wa ta'ala. Wag tayong magbase sa mga fake news lalo sa mga social media ay nakikinig sa kuan dito. So, hindi ka na makikinig sa kuan ng Darul Ifta. So, possible na ikaw ay magkamali. Baka pagkatapos hindi ka nagpuwasa ay hindi para nakitang buwan ay may puwasa pa pala na naiwan. Tama, yan. So, hanggang sa muli, inshallah. Maraming pa tayong kag-usapan sa ibang inshallah. Maraming salamat sa nakikinig, nanonood. Sana ay bigyan tayo ng Allah ng reward sa ating pakikinig sa mga usapan nito. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, Sheikh, sa pagbibigay na alaan mo sa aming programa ngayon na makausap kayo sa ating topic na Eidl Fit'r. Yun po muli, ang Interpreter 3 ng Bangsamoro Darul Ifta ng BARMM, Sheikh Montaser Paki. Maraming salamat, mashallah. At tayo ay dumako na sa huling bahagi ng ating programa at yan ang ngayon. KKK, anong abang tatlong katanungan ng ating kabalay, Homecaster Ria, ibigay mo na. Ang ating unang tanong para sa ating segmentong KKK. Pero before noon, thank you po sa lahat na nag-comment sa ating Facebook Live. Ma'am Dominica Tunakaw, Umu Zuhaira Ibrahim, Ustadza Anisa Taha, Advance Eidl Fit'r daw, takabalallahu minawamin kum. Yes, mashallah. And we have Bandi Injing at Liana by M. Sakalat Zuhay at sa ating kabalay na Zuhaira. So, ang ating unang tanong sa ating segmentong KKK. Chon! Tinatawag po siyang, ginamit po siya sa tatlong bagay na gina-celebrate po natin sa Islam. Ano po ang meaning sa English ng Eid? Ayan! Naku, ang hirap. Ano po sa English meaning ng Eid? Next question po ang ating buong topic ko ngayong araw, ang Eidl Fit'r. Sa buong talakayan na yon, binanggit po ni Sheikh kung ano ang ibig sabihin ng Fit'r. Ano ang ibig sabihin ng Fit'r? Ayan. Naku, napaka-relevant. At ang third and last question? Ang ating huling tanong, marami pong binanggit si Sheikh na do's and don'ts at mga sunnat na kailangan natin, pwede natin i-observe para sa pagsambayang, para sa parating na Eidl Fit'r. Magbigay lamang ng isang sunnat na pwede natin gawin sa Eidl Fit'r. Nako, napakadali naman ang katanungan ng ating kabalay na si Rhee at sila ay mag-text sa... Text lamang, ipadala lamang ng mensahe ng tamang sagot sa ating numerong 0955-799-4778. Ayan po, inaulit na kayo ng bahagi ng ating programa. At dahil diyan, kabalay na Rhee, yes, ako ba narinig mo?
Okay. Okay lang. That's fine. Okay, that's it. So, kailangan ng ating paalam dahil 12:21 ang oras. Nakatingin sa atin si kabalay na arch sa kabilang ano, kabilang kwarto. Sa ngalan ho ng ating minister, si Attorney Hamid Aminuddin Bara. Taakibat ang ating Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, at ang ating Director General, Ismael Ibrahim, na lagi ho nagpapaalala sa atin na ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, hashtag building community, building umma. Sobrang po sa ating mga kabalay sa DXMS side, Sir Archie at Sir Dennis, mga kabalay ng MHSD-ICS at Izo, si Kuya Nohas, Kuya Mansur at Kuya Hamsari. Kami po ay... Yes, kami ay nagpapaalam sa ating 64th episode ng ating programang MHS Delivers. At tandaan natin ito ang housing arm ng BARMM. At takabalallahu minna wa minkum. Unahin na po natin yan ngayon. And of course, advance.